Pagkatapos ng halos mahigit 22 taon, muling nabigyan ng pagkakataon si Salvador na nangangarap na maging isang guro na kumuha ng licensure exam. Yung unang take ko, last 2001 pa, after ng graduation namin na 2000, then nag-file ako na 2001, then after noon, nag-decide na akong magtrabaho sa iba-ibang company. Nang galing namang Saudi Arabia si Albacer para kumuha ng nursing licensure exams. Pinala ko po sana mag-take ng exam noon, which is nagkaroon lang po ng problema, which is hindi po natuloy kasi dahil po sa pandemya. Kabilang sila sa mga Pinoy na sumalang sa Special Professional Licensure Exam ng Professional Regulation Commission. Ito'y para sa iba't ibang profesyon, kabilang ang mga engineers, nurses, electrician at mga guro. Ayon kay Labor Attaché John Rio Bautista, ito ang unang pagkakataon na isinagawa ang SPLE sa Dubai na kadalasan ay sa Abu Dhabi. So ang Philippine Consulate General po ng Dubai, kasama na po ang Migrant Workers Office ng Dubai ay sumusuporta sa Philippine Regulation Commission, sa Professional Regulations Commission para sa pagdidiwang at pagsasagawa ng licensure examination dito. Ito po ay kauna-unahang gagawin dito sa Dubai. At least 761 examinees is slated to take the exams in Dubai, here in Dubai. And that is during the celebration of the Eid al-Fitr. Kailangan po mag-experience muna. Pwede po sa Philippines or dito po. And then after that, pwede ka na mag-exam ng DHA or HAAD or pwede kang magpunta sa ibang bansa. Bumiyahe naman mula Qatar sina Engineer Renato Ilisan at Engineer Fidel Nunez Jr. na mga mechanical engineers dahil kailangan nilang mag-upgrade sa kanilang profesyon. We always entice all mechanical engineers, especially those who are already in the senior level, to take this oral exam or upgrading of their licenses. We want to upgrade our profession for our for the benefits of our young generation, we can assist some of the professional. Ayon sa examinees, malaking tulong ang professional group sa review ng SPLE. We also would like to thank PNA UAE chapter for helping us all throughout from the beginning, like for the reviews, for all the our good lecturers. 700 Pinoy mula sa iba't ibang profesyon ang kumuha ng Special Professional Licensure Exam dito sa Dubai, kung kaya't umaasa sila na sila'y makakapasa sa board exam. Nagsagawa rin ng SPLE sa Saudi, gayon din sa Bahrain, Kuwait, Qatar at Singapore. Sa Al Khobar, Saudi Arabia, 295 examinees ang kumuha ng exam sa 17 professions. Despite the short notice and preparation, we were able to field more or less 300 aspirants from various professions and hoping that we will have a high passing rate for this year's SPLE. Mahigpit na ipinagbabawal ang mobile phones, programmable calculators at smartwatches. Sa testing area, pinapatanggal rin ang sinturon at maging ang label ng bottled water para maiwasan ng anumang pandaraya. Kailangan tanggalin natin yung mga label, liquid label, because there are some examinees putting some formulas or codes doon sa label ng bottled water. Umaasa ang Pinoy examinees sa magandang resulta ng SPLE na ilalabas pagkatapos ng isang buwan. Kasama si Florante Catanos para sa TFC News, Rowan Soldivilla, Dubai, UAE.